Pagkatapos ng ilang buwan na bakasyon, tinawagan na naman ako. Matutuloy na nga ba? Wait, wala pang result yung swab test ko. Pagka-uwi ko last contract, start na nga ng aking bakasyon. Ang daming ganap. You may kiss the bride. You? Hintay niya. Ganun naman talaga kapag bagong baba tayong mga seaman. Bumabawi tayo sa oras sa mga panahon na dapat kasama natin sila. Pero nasa malayo tayo. Ang hirap, no? Ano, magbabarko ka pa? Tapos hihingihan ka ng pasalubong. Tapos pag binigyan mo, sasabihin niya, ito lang. Yo! Nakakatuwa, nakakalungkot kasi paalis na naman nga ako. Pero sa hindi inaasahan na pagkakataon, nagpositive ako. Kaya ayun, kailangan ko muna magpahinga at magpalakas. Last week of July, muli na naman akong tinawagan for quarantine. Nakakapagod din bumiyahe pala. Habang nasa quarantine nga ako, ito na naman si swab test. Nakakatakot na kinakabahan. Sabi ko na lang, tiwala lang talaga at panalangin. Pero hindi pa rin ako pinagbigyan. Positive ako sa swab. Yung isa kay misis. Sabi siguro ni Lord, bakit hindi muna kayo ikasal bago ka umalis? Ito na po. Thank you po, Ama. Ang galing mo talaga. Tuwang-tuwa yung ex ko dyan, oh. Ang gwapo ko daw. Tinawagan ulit ako sa pangatlong pagkakataon. Ready na ulit ako for swab test. Aminin ko sa inyo, yung baktidol halos ilumin ko na. Sabi nga ng ex ko, hindi niya na maamoy yung baho ng hininga ko. So alam niyo na, baktidol lang ang gagamitin. Baktidol, baka naman. Swab test na nga ulit ako sa pangatlong pagkakataon. Pero wag tayong magsaya, hindi pa natatapos yun dun. May final swab test pa ako. Habang naghihintay ng final swab test, palakas muna tayo. Kinakabahan ako, pero sabi ko na lang, Lord, kung anong plano mo sa amin, ikaw nang bahala. Siguro sabi ni Lord sa akin, oh, enough na yung bakasyon mo. Madami na kayong utang. Sakay na daw ako para makapagbayad na ako ng utang at mapaghandaan ng dating ni baby. Habang natutulog na ako at nagpapahinga, dumating na daw ang result. At iyon. Maraming salamat po, Ama.